ating alamin at suriin kung bakit nga ba ang China ay sumusobra na talaga, hindi lang sa dagat ng bubuli. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sa mga nakalipas na taon, bumangon ang tensyon sa pagitan ng China at ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya dahil sa mga alitan sa teritoryo sa South China Sea. Dahil ang China ay mapaghanggang sa ngayon ay agresibong tinuloy ang pag-aangkin nito sa pinagtatalunang karagatan, pagtatayo ng artipisyal na isla at militarisasyon na nagdulot ng alarma sa mga kalapit nitong bansa. Kahit na idiniklara na ang lugar na ito ay sa Pilipinas, ay hindi pa rin tumitigil ang China at patuloy pa rin nang hihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kinundena ng militar ng Pilipinas ang Air Force ng China para sa mga mapanganib na aksyon sa South China Sea. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mga nakaraang taon na nagreklamo ang Pilipinas tungkol sa mapanganib na aksyon ng mga eroplano ng China kumpara sa mga barko ng Navy or Coast Guard. Sinabi ng militar ng Pilipinas noong Sabado na matindi nilang kinundena ang mapanganib at nag-uudyok ng mga aksyon ng Air Force ng China sa isang pinagtatalunang shoal sa South China Sea. Ito ang unang pagkakataon na nagreklamo ang Pilipinas tungkol sa mapanganib na mga aksyon ng mga eroplano ng China sa halip na ang barko ng Navy or Coast Guard mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Ayon sa militar, dalawang eroplano ng People's Liberation Army Air Force ang gumawa ng mapanganib na maniubra at nagbato ng mga flare sa daraanan ng isang NC-212I na propeller aircraft ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng routine maritime patrol sa Scarborough Shoal noong Huwebes ng umaga. Nangyari ito sa loob ng Philippine Maritime Zones at inilagay sa panganib ang buhay ng mga tauhan na nagsasagawa ng maritime security operations. Ito ay sabi ni Philippine Armed Forces Chief Romeo Browner. Idinagdag na ang mga eroplano ng China ay nakialam sa mga lehitimong operasyon sa paglipad at lumabag sa international na batas sa aviation safety. Agad na hindi tumugon ang embahada ng China sa Maynila sa hiling na komento. Madalas na dinadaanan ng mga mangingis ng Pilipino ang Scarborough Shoal, isa sa pangalawang pinagmumulan ng hidwaan sa matagal ng maritime na tunggalian ng China. Noong Miyerkules, nagsagawa ng combat patrol ang Beijing malapit sa Shoal na tinatawag na Bajo de Masinloc ng Maynila at kinuha ng China noong 2012 at tinutukoy bilang Huayang Island. Isang barko ng Chinese Coast Guard ang nagmamasid sa isang mangis ng Pilipino na kanyang wooden boat sa pinagtatalunang South China Sea. Inangkin ng Beijing ang halos lahat ng South China Sea, isang daan para sa higit na $3 trillion ng taunang kalakalan sa dagat kasama ang mabahagi ng inaangkin ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei. Itinatanggi ng China ang 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na malawak na ang mga claim ng Beijing ay walang batayan sa ilalim ng international na batas. Noong Mayo, inakusahan ng Pilipinas ng mga mangisdang Chino ng pagkawasak ng ekolohikal na sa paligid ng Scarborough. Sa pamamagitan ng cyanide fishing, pag-aani ng malalaking clams at iba pang protektadong mga nilalang ng dagat, pati na rin ang pag-abuso ng mga collar lips na itinatanggi naman ng China. China ang pangalawa na bansa na kung saan maaaring pagmula ng pagsiklab ng World War III. Pinakamatunog na ata ang bansang China pagdating sa agawan ng teritoryo sa Asia. Ang bansang ito ay napakadaming kaalitan na bansa tulad na lamang ng Japan,
Vietnam, Taiwan, Singapore, Indonesia, Argentina, South Korea at maging ang Pilipinas. China ang isa sa mga bansa sa Silangang Asya na siyang pinakamatao at isa sa pinag-uusapan na bansa sa buong mundo. Dahil sa angking lakas nitong taglay, sa panghihimasok nito sa maliliit na bansa. Hindi lamang dyan, dahil kilala din ang China sa paggawa at pag-deploy ng mga spy balloon, artificial island at ang pangingialam at pag-aangki ng teritoryo ng ibang bansa. Ang maling gawain na ito ng China ay maaaring maging dahilan ng pandaigdigang digmaan. Lingid sa ating kaalaman na ang China ang isa sa mga bansa na sentro ng atensyon ng lahat, sapagkat sila ang laging laman ng iba't ibang malalaking issues sa ngayon. Alam naman natin na isa ang bansang ito sa may pinakamalakas na militar at ekonomiya sa buong mundo. Kung kaya't, isa ito sa may pinakamaimpluwensya na nasyon at kilala rin sa paninindak ng maliliit na bansa, katulad na lamang ng Vietnam, Taiwan, Pilipinas at marami pang iba. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon ng China sa West Philippine Sea at ang kabi-kabilang issue na sangkot ang China sa maling gawain at pambubuli nito lalong-lalo na sa Pilipinas. Tila hindi na rin kasi makatawa ang ginagawa nila at sadyang sumusobra na. Ang ilan nga sa mga ito ay pagkatayo ng mga artipisyal na isla, pambobomba ng water cannon, panggigit-git at pangaharang ng barko ng Pilipinas. Maging ang kanilang eroplano ay kanila na rin ginagamit sa pambubuli sa mga Pilipino. Ilan lamang ito sa pang-aabusong ginagawa sa atin ng mga Chino. Sadyang pinatutunayan ng China na wala silang kinatatakutan at ipinapakita nila na walang makakasindak sa kanila. Marahil dahil sa kanilang paniniwala na sila ang nasa tama. Muli na namang nakaranas ng kalupitan ang mga barko ng Pilipinas at ang eroplano na mayroon ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa China sa mismong karagatan ng West Philippine Sea. Ang ganitong maling gawain ng mga Chino ay patuloy na nasasaksihan at nararanasan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ikaw, ano ang iyong komento patungkol sa ating talakayan ngayon? Maaari mong ilagay ang iyong komento sa ating comment section. At ilan lamang yan sa mga impormasyon kung bakit ang China ay sumusobra na talaga, hindi lang sa dagat ng bubuli. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.